kahapon hindi ako nakapag-vlog kasi konti lang. Kasi after ko ibalik yung table, ang sakit ng ulo ko, hindi, wala akong energy, alam niyo yun. Yung parang hindi ako makapag-tingin. Yung, alam niyo yung parang masakit yung ulo niyo na hindi kayo makatingin sa maliwanag. Ganun, kaya natulog na lang ako buong araw. Pagising ko, madilim na, gabi na. Sabi ko, oh, excuse me. Hindi na ako magbablog. Sayang tuloy, wala akong vlogs. 8. It's 9 na ngayon. Kalungkot. Yesterday. Good morning, guys. And today is day 8. 8. Today is day 8. And as you can see, tuyo na yung ating pintura sa likod. Naayos ko na siya. And kagabi, bago ko matulog, nilagay ko na yung mga ito. Ano pa tawag ito? Itong mga nakadagay dito dati. And then, pinunasan ko lang tong table. Kasi tuyo na rin yung lamesa. Ewan ko kung napapansin niyo yung parang linya dito. Ayan, no. Yan yung old na pintura. Pero hindi naman siya halata. Kasi diba sinabi ko nga sa inyo, pininturahan ko yung likod neto. Tinapalan ko yung mga butas niya. And tignan nyo, hindi nakuha dito. Ayan, no. Tuyo naman na siya kasi yung pintura na yun, mabilis matuyo. Next time kung gagawin ito naman, pipintrahan ko ng itim. Ito. Itong kahoy na to, pipintrahan ko yan ng black para mag-pop up yung color niya sa wall. Pero ito, nakita nyo, maayos na rin siya. Tuyo na rin siya. And natapos na namin siya. Although naanuhan ko ng pintura, oh. Hindi ko ngayon maalis. Kuskusin ko na lang kaya. Naanuhan ko siya ng pintura. Medyo basa pa siya kasi pinunasan ko. Malikabok kasi. And meron pala kaming regalo sa aming aso. Para kay Max. Ito yung treats. Hindi ko pa siya napabalot. So, mamaya ko na lang siya ulit ibabalot. Ito yung regalo namin kay Max. Wala pa kaming regalo para kay Bruno. So, ibabalot ko na lang yan later. Kahapon kasi nagbalot ako ng ibang regalo. Hindi ko to nasama. But, mamaya ibabalot ko yan. And alam nyo ba, nabasag yung handle neto. Ayan o, diba ganyan kasi yung yung handle niya, glass. Nabasag, natanggal. Si Matias ang may kasalanan yan eh. Lagi naman siya. Diba Bruno? Ayan na yung itsura niya. Para magkaroon lang kayo ng idea kung ano ng itsura niya. And gusto ko alisin yung cord. Yan yung cord na yan. Kasi nakaano siya, lawlaw, pangit tignan. O diba, ayan na siya. Sana nagustuhan nyo yung likod after. Anyway, yan lang yung update. Meanwhile. So, ayun na nga. Ginagamit ko din yung mga nakukuha ko. Alam nyo ba, nagamit ko na to. Mauubos na siya. Ito. Ito nakuha natin nung day something. Something. Nung day 2 ata to. Something. Basta ginagamit ko siya sa mukha. Para siyang Nivea. Naka ng skin. Pag dry yung skin mo. Maganda naman siya. Tingnan ko kung magkano yan sa regular price. Baka mahal yan. Usually kasi talaga naman, parang feeling ko yung mga tester, magaganda lang, you know. Pinapatry ka ng maganda, tapos kapag binili mo na as a whole, hindi naman ganun kaganda. Kahapon, parang ang sakit ng ulo ko, may migraine ata ako. So, ngayon lang ako ulit nag-vlog. Tapos na kami kumain, tapos na kami everything, and kukunin namin mamaya yung... Ay, kukunin pala ni Pangit siya lang. Kukunin ni Pangit yung mga pinamili namin. Dito lang ako sa bahay. Ayaw ko lumabas. Meron kasi ako ngayon. Kaya ayaw kong gumalagala. So, yeah, yun lang. Antayin na lang natin na bumalik si Pangit para magbalot ako ulit ng regalo. Magbalot na naman ulit ng regalo. Walang katapusan. Super dilim na, oh. Anong oras pa lang? Alas 3? Ay, alas 4 pa lang ng hapon. Super dilim na. Something's happening there. Police. Is it a police? Yeah. What is it happening there? Oh, something happened. We take the other route. May police doon, no? Feeling ko hinuli niya yung doon. May police doon, no? Hinuli yung kotse.
So, dito na lang kami dumaan sa may gilid. Alam niyo yung dito lagi kaming naglalakad. And kasi dun sa kabilang kalsada, merong pulis, hinarang niya yung kotse. So, I think overspeeding. So, ganito na siya dito pag madilim na. Alam niyo ba tong barn dito? Yan o, yan dyan. Meron dyan, meron dyan kabayo. And laging tumatakas yung kabayo. Nakakatawa lang. Ayan, ang aming panahon ngayon is alas 4 pa lang ng hapon, is madilim na. Kaya nakakatamad gumala. Especially dito sa amin. Tingnan ko nga kung makukuhanan ka. Hindi eh. Madilim. And alam nyo ba yung forest na yan? Yung maliit na forest na yan? Dyan. Dati marami dyang ano eh, puno. Ngayon kasi pinutol na nila. Inharvest na nila yung mga ano, kahoy. Dyan. And sabi ni Pangit, dyan daw is nung unang panahon, dyan daw is ano, madaming hinahang na tao. Kwento lang naman. Diba? Ganyan, no? Walang ilaw dito, kaya nakikita niyo yung post po, ayan yung pole. Iyan yung sinasabi ko sa inyo na ano, pang pag winter yun, no? Nakikita niyo? Umiilaw siya sa kotse, di ba? Ayan, para alam mo kung hanggang saan yung ano, kusada. Sobrang dilim kasi dito, walang ilaw. Walang poste ng ilaw. Kaya yan yung guide mo. Ayan. Kaya kapag merong tumatawid na hayop or fox or kahit anong hayop dyan, rabbit, minsan aksidente talaga kasi madilim eh, walang ilaw. So mabibigla ka na lang talaga kapag may tumawid na hayop. Tignan nyo naman, no? Diba? Sobrang dilim. Oh, walang ilaw yan. Kaya kapag naglakad ka dito, ewan ko na lang kung saan ka mapupunta sa dilim unless meron kang flashlight. Here we have the moose on the right side. Oh yeah, may moose doon, oh. Nandito na tayo ngayon sa bahay and kauuwi lang namin. And ito na yung mga pinamili ni Pangit. Pero bago natin yan anuhin, buksan, kailangan muna natin siyang i-disinfectant. Maarte kasi si Pangit. Bruno! Ay, naku Bruno. Excited ka na naman sa box. Ha? So, bago natin siya... Yung pusa ako kasi nandito, masyadong curiosity kills the cat. Oh my goodness. So, ito na yung kinuha natin. Talaga naman. Paano ko matatapos, Bruno? So, ito yung kinuha natin na elepante. Naalala nyo yun? Quiet lang tayo. Yung kinuha naming elepante. So, tignan na natin siya. Bukas ko na lang siya babalutin. Medyo gabi na rin kasi. Tsaka inaantok na ako. So, tignan natin siya, guys. Kung maganda ba yung kinuha natin. Pang regalo! Ayan! Nakabalot pa siya ng ganito. So, they wrap it very good. Puro plastic and paper. Yan. So, ito na siya. Tarang, ganyan lang kaliit yung kanyang mismong... Tingnan na natin yung mga plastic. Yung kanyang, ano... Tarang, o diba? I hope hindi siya basag. Kasi pag basag to, naku...
Tingnan natin. Aha! Tada! Ito siya. Tingnan nyo. So, maganda talaga yung na, ano ko, napili ko. Baby cola! Tada! O, diba? Mag-focus ka. Ganyan yung itsura niya. Diba? Ang cute! I hope she will like it. I think magugustuhan niya to. So, ibabalik na natin siya sa loob. But before that, i-disinfect muna natin siya. Bago ko siya ibalot bukas. Diba ang cute niya? Ganun-ganun yung itsura niya talaga. Para siyang basag-basag na glass. Okay, maganda siya, guys. We can... You see, it has an elephant. Alright, so yun yung isa. Diba ang cute? Nakakatawa siya. One. Two. Three. And... Baby, are you sure? Apat na piraso to kasi 'di ba nga anong tawag dito? 2499, sobrang mura lang niya. So, hindi ko lang alam. Baby, come. So, bubuksan anuhan lang natin ang alko. Ito ay ilaw, ganyan. Regalo to ni Pangit. Hindi ko alam kung para kanino. Baka sa nanay niya. Hindi ko lang alam kung para kanino. Baka sa nanay niya. Alam niyo yung ilaw sa kusina. Atin nang buksan yung kalendaryo natin dahil medyo late na din. Tada! Ito yung number 8 natin. So, buksan na natin yung number 8. Ano kaya to? Tinukuha natin, sabon. Maliit lang siya. Para lang siyang, alam mo yung mga sabon na nakukuha nyo sa hotel. Ganon. Ganon yung size niya. Yung mga sabon na nakukuha nyo sa hotel and tester. Ganon yung size niya. Sobrang liit lang niya. And siya ay vegetable soap and extra milk na sabon. So, yan yung nakuha natin today sa day 8. So, tignan natin kung ano yung day 9 natin. Tada! Ang cute niya. Ano kaya ito? Ang cute naman ang lagayan niya. So, yung day 9 natin is shower gel yung ating day 9. Ang cute ng lagayan niya. Tingnan nyo, diba? Pero maliit lang siya. Siguro mga dalawang gamitan lang to. And ang cute ng kanyang takip, parang kakaiba. Ganyan siya. Shower gel siya. Amoy aloe. Alam mo yung sabon na ano? Henna de Pravia. Ewan ko kung alam niyo yung sabon na Henna de Pravia, guys. Alam niyo yung green na sabon? Parang ganun siya. So, ito yung ating day 9 shower gel yung nakuha natin na maliit. At isa lang ang ibig sabihin nito, kailangan ko na daw maligo. So, kailangan ko na daw maligo para magamit ko yung sabon at saka yung shower gel. So, nandito yung ating day 8. If you can see it, it's here. Number 8. Buksan na natin siya. I know this is a tea light candle again based on the size of it. So, I know that it is a tea light. Tada! No, diba? This one smells apple. Although color red siya, amoy apple siya. Mabango din siya. Alam niyo yung lagayan ng Yankee, parang pwede mo siya ulit gamitin kasi napaka-sturdy nung plastic niya. All, yun nga lang, wala ka ng wick. So kung gagawa ka ng tea light candle, i-save mo yung ganito kasi magandang quality oh, matigas. Hindi siya yung kagaya ng mga mumurahin na tea light candle. This one is maganda. Pwede mo siyang gamitin ulit. Na medyo malaki siya. I know already what kind of candle is it. Is it the same as the other one? Tada! Color white. And it smells good. And mabango siya. So, ang sumunod natin na nakuha is itong Christmas cookie. Yan yung nakuha natin. And at the same time, this one. Ayan ang nakuha natin for this 8 and 9. Pag lang naman for 2 days. Kita-kita tayo ulit bukas. And sana bukas makapag-upload din ako ulit. Para naman isang araw lang yung kulang ko. Day 8. So, yun lang ang ating day 9 for today. Kita-kita tayo ulit bukas. And I hope na sa mabuti kayong palagayan. And